sinabi. Kanina narinig natin for Rob Luna, gusto mo na makita ng game tring dahil El Clasico nga to. So for this game, mga kaibigan, syempre pakilala muna natin yan. So red side natin ng Execution Hate. With the carries up to naman para sa isang Joy, Benny Cutie para sa isang Cho, Sire for that Rafaela and Chakno with the Lolita. Meanwhile, on the blue side would be of the Blend Esports Squad. Coco here on the Thumbs. Last din naman para sa Atlas, Carl Z on that Claude Rebo for this Angela and of course a few on that Carmilla. Again, Ate Chantel, no, I just want to emphasize kung gaano kaganda yung pasok nung Angela doon sa running composition. I don't know talaga na may leeway na magamit ang Angela sa meta natin. Kasi ano eh, hindi pa rin ganun eh. Kauso talaga yung mga assassins, alam mo yon. So, ang headline pa rin ngayon, 1-3-1, 2-1, fighter, marksman, pero assassins are very low eh. True po. Tsaka kung yung shape pala dito for Angela, sobrang ganda rin ang pasok niya kasi maganda siyang pang-counter pala sa Rafaela. Kita natin kanina, yes, may movement speed. Nabato dito si Rafaela para sa teammates niya, pero yung skill dito ni Angela is more on the slowing effect. So, counteran lang sila dito for this two support. So, for Bren Esports dito, mukhang safe pa rin na makikita natin mag-gameplay more on all-in dito for the Claude. Bigyan nila na space dito as much as possible. Kuhanin mo na lahat na nga pwedeng kuhanin. And Ate Chantal, given the right conditions, lalo pa Tams, Chot, saka Atlas, parang yung heal din ni Rafaela, parang heal lang din ni Angela. At actually, may lamang yung kay Angela kasi yung love waves, may damage yon. If we're considering trades yes, dito, yes, diba? Kumpara sa heal ni, ano, kumpara sa heal ni Rafaela. Tama ka dyan, Kuya Shinbo. Tsaka pag naka-heart guard siya, hindi siya mapapatay kasi hindi siya makakapag-take ng damage. Rather, maging shield pa siya ng mga kakampi niya. Pero yung mga kaibigan na medyo malamig na simula para sa ating laban ngayon. Pagkita natin, Kuya Ribo natin dito na huli lang draman. Hate na ako po, level 4 na yan, mga kaibigan. So that is gonna be our first blood for execution onto this game. And Ate Chantel, no, kanina pa natin topic yung Angela kanina. Kung wala mang assassin para sa Angela, isa sa pwede mong gawin, punish her position. Ang daling chase na ng Angela. Hindi naman din basta-basta pwede mag-ult. Yun nga, wala pa pala yung ult niya by that time, di ba? Na nilapitan siya ng mga taga-execution dito, top lane! Top lane natin dito. Ito na naman nakikita natin rotation for execution since game number 1 as much as possible. Ikot lang ng ikot. So, makita natin top lane side. Ako lang gustong pigilan. That is the Carmilla together with the Angela. So, as much as possible, pigilan na rin nila para hindi din makaikot dito. Ang kanilang Claude. Pero, anyways, makikita. 0-1 para na ating score dito. So, medyo nahihitik pa ang ating dalawang kumpurnan para sa ating laban na to. Pero kita natin, nagkagawan lang din naman yung dito Wanderer, pero na-secure ni parin Chaco for execution. Okay, bantayan natin din. Ate Chantel, available na ang Turtle para sa laro natin. It does feel like, and doesn't feel actually, no, yung talaga nangyari. Execration is the first one to come together and maybe be proactive para sa laro natin. Actually, nakaposition na rin si Sire, and even the Lolita is just patrolling around that Turtle pit. Oh. Ganun din naman si Rebo, nakasilip lang din. Actually, very curious kung paano magkakaroon ng labanan sa Turtle. Pero I think it will be very bloody, Ate Chantel, kasi available na talaga lahat ng level 4s natin. Yes, dito for execution, pinaka-crucial dito kung kailan gagamitin ni Chakno kanyang shield. Kasi yun yung pinaka-pang-counter nila dito for the Blazing Duet of Card C. So, ayun yung crucial rather than the Nunan Blast. Kasi more on pang-agri dito yung Rafaela. So, tuloy-tuloy lang magiging damage ng execution. So, pang-counter dun sa Claude ang pinaka-kanilang gagawin. Pero as we could see here, ladies and gents, talagang aggressive lang naman dito ang execution. Kuya, hate natin dun. Almost makapatay. Pero at last, with that ultimate back, wala na buhay. Kapag ang cages up, no, unstoppable po rin na si Carl C. Nakasakay na, sakay si Angela, mga kaibigan. Pero Sire, nang galing sa likod, naku, manuwi blast for Chuck, no, lang din naman. Flicker out for that player, come from Bren Esports, and that shield, come from Chuck, no, talagang kanya-kanya oh support God na to. Mga kaibigan, okay. Please do it, coming from Carl C. Pilit na pilit talaga yung palitan na nangyari dito at paghabol para dito sa kaari na yon. Actually, alam mo yung nakakatawa sa clash na yon, there was a moment na si Kanzi yung inahabol, then it traded na si Kari na. Na si Kari lang yung inahabol dito, si Hate na. At di pa tapos yun, gero dito sa may mismo Turtle, very cutie, just dancing around, getting chased down by Lasty. At Lasty, nako, Sire, narabati, did Dietra, killing spree secured by Adlog. Kera pa rin, Ate Chantel. Tuloy-tuloy ang laban, mga kaibigan, talagang wala magpapatira. Kuya, check mo natin dito yung nga lang na iwan against two players ng Bren Esports at 4 for running score. Mga kaibigan, sobrang init sa dami na nangyari sa ating Twitter side. Wala pa rin nakakakuha. Wala pang nakakuha.
That was the funny part, eh. Gigil! True. Tsaka para ano, pag may nakita sila, automatic pang gigigilan na nila. Pero tama din sa sinabi mo kanina, parang nagkamali sila ng ano, hindi siya, siguro error siya on the part kung sino uunahin na gustong patayin. Yes. Tapos yung mga gustong sumuport sa mga kakampi nila, hindi na napapansin, nakaharap sa kanila yung pader. There was a time na parang gusto lumapit ni Sire, pero yung stone dito, yung wall, ayan, nakaharap sa kanya. Pero anyways, 4-4 pa rin ating score. Again, the turtle is still up. Medyo delikado, kaya hindi din natin na-try, nakuharin o simulan ng mga players natin ngayon. Sige, so ngayong so parang ang gulo, no? Bakbakan ka agad yung nangyayari sa laban natin. Let's put in some clarity. You have to understand, Ate Chantel, na kanina dun sa trade din, lumaban si Carl Z with the Angela. Yun naman talaga ang plano. Pero this is a Claude, ha? May time na masyadong maaga para lumaban yung Claude. Tingnan natin dito. Ito na mga kaibigan, nasipang alas. So, wala na agad defense here for Brett Esports. Kasi tingalis po Kuya Coco natin. Kinuha dito or gustong puhanin ang isang carry. Pero turn around kill pa for execution mga kaibigan. Few dito with Carmela. Luminum Blast has been popped by Jack Nu here on his Lolita. Pero last dito for the backup of Brett Esports. And by the way guys, habang nangyayari po ito, nasa bottom lane. Yeah, nagagamol lang sila. Si Carty sa top sa lane at nagpo-push against execution. Just like game number one. Nakompleto niya. At best, matitrade lamang to para sa Turtle. Pero I think Execration overstayed their welcome on that bottom lane. Nakipaglaro lang kay Lasty. Nakipaglaro lang syempre para kay Few dito. At yung Turtle, na-secure pa ng Brennies. Pistol! Naku po! Sabi ko pa naman, at best, dapat makuha ng Execration yun. Oh my God. Yes, tama ka dyan. Kuya Shin mo talagang, ano eh, kumbaga, kita natin dun sobrang konti nila yung buhay, nagkataon lang, siguro yung akala nila masesecure nila yung turtle. Ready na sila palikod eh, hindi nila alam, maaagaw dito ni Few or Carmilla na Brand Esports for it lang sa may middle lane side natin mga kaibigan. Ito na, nice net, far from the Atlas, napakaganda lang dito naman. Ito na, amazing, do it all from Cardsy, talaga ubos na ubos, grabe, ang damage dito from Cardsy, wala na buhay mga kaibigan, hinahabol lang naman dito na Benny Cute, pero makakata si Hate ang nakita nila dito, mga kaibigan, so three players here. Ang humahabol sa kanya and a kill for Cardsy. Things are going south ha para sa Execration dito kanina ang init ng tarima. Sa totoo nga lang eh, I was about to criticize Brent Esports eh kasi nakipag-duel sila tapos si Cardsy nasa taas tapos ang nauna pa Angela. Eh di naman pwede basta-basta mag-teleport yung Claude eh. Dapat na nagte-teleport yung Angela eh. Pero ngayon, iba na eh. Individual pickups na lang yung nangyayari dito. Buti na lang may bawi si Benny Cutie, pinakain ng paa dito si paring Cardsy. Yes, sobrang ganda nga nagawang pagkuha doon ng isang Q for Execration kasi kailangan na nilang mapigilan yung Claude dito ng Carl Seed na tumaba. The more na hindi siya napapatay pagdating sa teamfight, the more na mas magiging mahirap dito for Execration ng situation. So anyways, for Brand Esports, you have to commend Lusty's initiation. Sobrang ganda lagi. It's either 2 or more than 2 lagi ang kanya nakukuli dito against Execration. Let us see, ladies and gentlemen. Nasa may gitna, no? Ate Chantel? Yes, nagkakakitaan lang din naman ang ating mga players dito. So, medyo maingat na both teams natin ngayon. Alam nila na kailangan nila antayin dito or kailangan makabawi dito with that stack of TMI ang isang vlog. So, medyo maingat muna. Kakitaan lang muna. So, hindi muna magpapatayan dito. Unlike kanina na meron makita, automatic kukuhanin agad. Oh, ngayon at least pumupuesto na sila, no? May sense of hiding na rin ang bawat isa. Actually, nag-rotate yung Execration kaagad sa may mismong harapan ng Turtle para lang mambait against Brand Esports, no? Pero sa Alep, ayun, nakalapit yung Brand Esports, walang nakagalaw doon sa Turtle, and I think they plan on ignoring that. You can actually see how willing itong dalawang teams natin na makipagbakbakan sa isa't isa just the way they position themselves on the Turtle. Ito si Lasty, kailangan nila mag-ingat kay Lasty, ha? Ang ganda ng setup niya kanina on that Atlas. At Lasty! Oo, talaga laging nanggugulo. Kumbaga ang ulti dito ng Atlas. Pero ito na mga kaibigan. Turtle has been taken here by Siren X. Destination going on lang din naman. Pero Numino Blast kay Jack 2. Karing si Kodi naman. At dito pa rin nga na napakasakit na. Ang basic 2 with dito. Parang card laging at heart guard. Coming from the Angela for the support. Jack 2 dito with a shield. At ito na mga kaibigan. Dalawa. Wala maniac. 4 cards onto this game. This child talaga nagpapakita ng kagalingan sa larangan ng Mobile Legends. Oo, and this is not looking good. Ewan ko kung kaya tapusin. There is the BMI into the frontline. Ilalaban ni Lasty. They want to the set up. And that's gonna be the cleanup. Unstoppable already secure dito ni Currency. Kung dalawa na maalam at para spawn pa lang ang tatlo. Hindi na kailangan tol kasi 2-0. Sana all para dito sa Brand Esports.